Kapag kumain tayo ng mansanas, alam natin kung matamis. Kapag kumain tayo ng saging, kahit super yellow pa siya at mapakla, alam nating hilaw pa. Bakit? Dahil familiar tayo sa mga prutas na yan. Ganun din sa pagtatanim. Kapag hindi mo gamay ang halaman na iyong itatanim, paano mo malalamang ito pala ay nabubuhay o nagdidelikado at mamamatay? Ang nais po ng channel na ito ay lagi kayong makasama, bahagihin na ng kaalaman at bigyan ng impormasyon. Kaya yung hindi pa nagsusubscribe sa channel na ito, sana po mag-subscribe at mag-like na po kayo ngayon. Wow! Ang gaganda naman ng dinala sa ating rubber cuttings. Pag ganitong kagaganda, iiwan mo ba sila? Naiinggan nyo kang itanim. Paalala ko lang po, dear viewers. Baka minsan nakakalimot po tayo na ganito ang paso. Walang butas. Aba, butasan muna po. Baka po yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi maiga o madrain ang tubig natin sa paso. Later, magiging reason pa po yan ng pagkamatay ni rubber, yung walang butas na paso. So, sa pating mix naman po natin, ang lupang gagamitin po natin ay ganito. 40% na lupa, 20% na compost soil o matabang lupa, 20% na river sand, at 20% na kusot o kokopit. Tapos po, mix natin po together. Mix it thoroughly. Yung pong haluin ng mabuting-mabuti na sila po ay magsama-sama na mabuti. My never-ending reminder, ang ating potting mix dapat ay easily drained. Pag tinubigan, dapat ay lumulubog ang tubig. Katulad nito. Pareho lang sila. Yan. Linawin nga po nating mabuti kung paano itatanim. Tusukin ang space na pagtutusukan ng stem. Mas medyo malaki ang space na gagawin kung may aloe vera o cinnamon powder ang tangkay. Ilubog ng mabuti at maingat ang stem. Diinan. Tiyaking nakakapit ang stem ng mahigpit sa lupa. Kaya po nga, una ang pagbuhos ng tubig o pagbasa ng lupa bago ilagay ang cuttings. Tapos, lagyan din po ng stick. Yung stick po ang magsisilbing alalay kahit po yung ating cuttings ay maikli lang. Talaga ba ang problema mo ang lupa? Ibabad sa garapon. Ganito. 3 months na, wala pang ugat. Maghintay ka ng 9 months. Baka may lupa ka na mapagtataniman. At ang iyong rubber cuttings, may ganito ng karaming ugat. Diba, mas okay itanim? Ngayon po, tayo po ay sa result ng ating tinanim na rubber plant. Meron pong nagsasabi na kapag ang ating rubber plant ay yung maikli lang na cuttings, yung murang-mura, hindi po siya nabubuhay. Ito po yung result natin. 12 days po yan dyan. Ayan, meron pong isang buhay. Magkasama sila at isang hindi pa naman siya patay. So, ibig sabihin, kung mura ang ating cuttings, nabubuhay. And then, ito po. Mag-try po ako magtanim ng dahon lang. Ito po ay 28 days na dito sa kanyang taniman. So, buhay ang ating mga leaves lang. Pero meron ditong isa na isinama kong tangkay, pag maluwag ang pagkakatanim, namamatay. Kaya pag magtatanim po tayo, siguraduhin nating nakapik siya sa ilalim para hindi siya mamatay. Ito naman po yung result ng ating pinagkukulong sa mga plastic. 4 weeks na po siya.
magaganda at siguradong buhay na buhay. Ngayon, nasaan po yung ibinabad natin sa anaa? Ito po. Ito. Diba buhay siya? All leaves are evergreen. Kaya sigurado po na ang ating mga rubber na itinanim ay nabuhay at buhay. Ngayon, meron po tayong lemon lime. Sabi ko po sa inyo, maselan po ang lemon lime buhayin. Ito po ang ating lemon lime. Pero buhay, di po ba? Kasi ayan ang kanyang mga young leaves. Sumusuloy, isang stem. Tapos ito, meron pa siyang suloy dyan. So kung delikado man o maselan ang ating lemon lime, alagaan lang natin at itiyakin natin na hindi maluwag yung kanyang stem. Good ang ating propagation. Meron po tayong mga itinanim, di ba? Ito po, oh, yung sticks natin. Meron siyang black. Okay lang yan. Naaalis yan, oh. Natatalop yan ganyan, oh. Okay lang yon. Nothing to worry about. Ang haba na ng mga suloy. Tapos, meron tayong... Oy, Miss Vlogger, kumusta yung iyong pinagtatalian? Ito po yung tinalian ko. After 4 weeks po nila, ito po, meron pong dahon na namatay. So, kalagin po natin siya ngayon. Oh, ito po ang ating rubber plant. Yung itinali kong dulo niya, naging brown ang dulo. Tanggalin po natin ganyan. Oh, isa siyang dahon. Oh, natanggal po yung dahon pero all in all, ang rubber plant po na itinanim natin, halos dalawang ruler, buhay na buhay po. Magandang maganda. Ito po, yung sa ilalim, hindi naman tayo nagputol ng kahit isa. Merong isang brown and dead leaves. Isa lang po. Pero pag in-inspect mo, mula taas hanggang baba ang ating rubber plant. Ang ganda, di po ba? Ngayon lang natin binuksan at ngayon natin napatunayan, buhay kahit ganitong katangkad at kalaki ang ating rubber plant. Two rulers po ito. Yung itinanim po natin na binabad natin mula sa tubig, nagkasuloy na po siya. Ito po, oh. Ito, nagkasuloy na siya. So, tinanim na siya dito sa paso. Tapos, ito, nang laglag siya. Kala natin buhay na, di ba? Pero, namatay. Bakit? Kasi tingnan niya to, oh. Oo, oh, oh. Nagagalaw yung kanyang stem. So, ibig sabihin po, ito ay otay nyo. Ito, oh. Oh. Hindi ko siya binibigyan ng force. Lumuwag yung kanyang pagkaka tanim mula dyan. Sayang, oh. Yung mga ugat niya, ayan na, oh. Sayang, oh. Nagbigay na siya ng ugat. Nasayang. So, ito, wala nang pag-asa itong ating rubber plant na ganito, kahit pa anong gawin natin. So, itatapon na natin ito. Tapos, etong isa, dahil sa pagkagusto natin na ilipat sa magandang paso, puno na to ng dahon hanggang dulo, ano nangyari? Namatay din siya dahil sa pagkakalipat sa bagong paso. Oh. Pero matibay siya, hindi ko siya mahigit. Pero ayaw nga ng rubber plant ng palipat-lipat, kaya ito, namatay na siya. Totally dead. Wala na tayong magagawa dito. Etong isa, from Mark Coat. So, ito yung kanyang nalagyan. Tingnan nyo, hindi ko siya inalis dito. Mark Coat siya. Pero tignan nyo ito. Wala na siyang dahon. Ito na lang ang natira niyang dahon. Yung dulo niya. Ito na lang, oh. Wala na siyang natira, kundi yan.
alisin ko. So, pag ganito kapangit ang ating rubber, walang magkakagusto sa kanya. Kaya, ang gagawin ko sa kanya, pinutol ko na. Itatanim ko na siya again. Oops, tinyo yung natulong dagta. Yan, itatanim ko na siya ulit. Dahil nga pinutol ko yung isang pangit na marcote na dadalwa-dalwa na ang dahon, tinanim ko rin talaga. Ito. Ayan o. Green pa. Sinamahan ko pa nga dyan ng isang stick. Tapos, yung naiwanan na puno, ayan pa. Tapos, yung good news dito, yung puno na naiwanan, may mga sign na magkakameron ng mga bagong branches. Yan, oh. Yung mga green-green na yan na parang tuldok. Kaya, tama yung naging decision na siya ay putulin. Gaganda yan. Sa paganda yan. We hope. Sa 4 weeks po na nakulong ang ating halaman sa plastic, nakuha na niya yung mga nutrients ng lupa. Kaya po, refill natin siya ng lupa. Lagyan natin yung ibabaw ng additional soil. Para po, meron siya uling nutrients na makukuha from new soil. Ito po, meron po tayo ditong established ng rubber plant. Oh, diba? Hawakan mo siya sa stick niya. Natatanggal ba sa paso? Never. Kasi, established na nga siya. Tingnan niyo po itong kanyang soil. Tuyo. Pag ganyan pong tuyo na, tsaka lang po natin siya didiligan. Ngayon, ito pong rubber plant na ito, iriripat po natin. Gano'n na po ito katagal. More than 3 months na po itong ating rubber plant na ito. So, ililipat na po natin ito sa, pwede na pong ilipat ang ganitong rubber plant sa bagong paso. Loosen po natin ang old soil ng iriripat nating rubber plant. Pagkaripat po natin ito, pagkalipat po natin sa bagong paso, saka po natin siya diligan. Sabay po sa pagdilig ang ating fertilizer dahil po liquid fertilizer po ang ating gagamitin. Ito po, oh, napakatigas po ng lupa. Katunayan po na ito'y maraming ugat. Mga roots. Di po ba? So, ripat na natin po ang ating rubber plant. Pagpipili po kayo ng pangripat, huwag pong napakalaki. Baka naman napakalaki para sa ating rubber plant. Kung ang ating rubber plant ay ganito lang, yun lamang pong enough na lalagyan. Tapos lagyan nyo rin po ng mga bagong soil. Ngayon, sa nagtatanong naman po, anong fertilizer ang ilalagay natin sa ating rubber plant? Simple lang po ang ating ilalagay. Pag po nairipat na natin ang ating rubber plant, kailangan natin siyang diligan. This time, dahil po ito po established na, kailangan na niya po ang fertilizer. So, ano pong gagamitin natin fertilizer? Ito po. Ano po ito? Ito po ay grass tea, yung clippings. Kung meron po kayong mga damo, kahit anong klaseng damo sa inyo, ibabad nyo po sa ang ginawa ko po ay etong container na to, 3/4 nito ang damo, tapos 1/4 ang water. Ang ginamit ko po dito ay malunggay, tapos Santa Elena kung meron kayo, or any other kind of grass. Pwede po yun. Tapos, tignan nyo po ito. Bababa din nyo po siya. Tapos, iikot-ikutin mo siya morning and afternoon for 3 days. Minimum po yung 3 days. Pwede po siya ng 1 week. Pagkatapos yung kanyang tubig, yun po ang gagamitin nyong fertilizer. Bakit po iyan? Dahil po yan ay rich in nitrogen. Yung po ang pinaka fertilizer na gustong-gusto po ng halaman.
Ibuhos natin ang 3 days na ibinabad na balat ng saging sa bote na may takip. Sama natin dito sa ating grass clippings. Tapos, lagyan natin ng regular na tubig. So, ngayon, meron na tayo ng rich in potassium at rich in nitrogen na fertilizer. Yan po ang pangunahing fertilizer na kailangan ng ating halaman. Buhos natin. So, yan. Meron na tayong fertilizer sa ating rubber plant. Bakit po hindi commercial fertilizer again? Kasi po ang commercial fertilizer, hindi po nadidecompose ng nature. At saka, mahirap po bang humanap ng saging? Mahirap po bang humanap ng damo? Damo at saging lang po, fertilizer na para dito sa rubber plant. And yung ibabaw, lagyan nyo po ng dinurog na balat ng itlog para makakakuha din po siya ng calcium. Sa mga nagpatanim po ng cuttings po na very young, yung pong mga ganito, pwede na pong kuhanin. At sana po, yung pong mga nanghihingi po sa channel na ito ng rubber plant, magpapasko naman po. Bakit po ang hindi? Mag-chat lang po kayo sa Facebook account po ng YouTube channel namin. Tingnan po natin kung paano po kayo magkakamero ng libreng rubber plant. Payagan niyo po akong batiin ang taong hindi napapagod na magtiwala sa akin at maniwala sa akin. Ang mahal na mahal ko pong ina, si Ellen Magno. And my beautiful nieces, Isabel Magno and Madeline. Sa susunod pong muli na mga videos, inaasahan po namin na kayo ay aming pong makakasama. Hanggang sa muli po.